Hi guys, welcome back to the channel. Good morning. Joys to the world. Today is Monday. Tapos na po ang palengke. Namalengke na po ang aking bebe. Ako po ay hindi sumama. At today's ulam ay sinigang. Sinigang? Na buto-buto. Sinigang na buto-buto. Yan. And then later, we will go to the grocery. Success naman guys yung ano natin, no? Pa-haircut natin sa kanila. Kasi ito yung so far, so good. So first things first. We will boil this before we prepare anything para at least okay na siya mamaya. Actually guys, na-realize ko, madali lang pala ihanda ang sinigang kasi malalaki naman yung mga hiwa niya. So hindi naman siya kailangang, hindi siya masyado nag-take up ng time, I think. Dahil sinabi kong mabilis lang to, nape-pressure tuloy ako ngayon. Kailangan mabilis lang. So tapos na tayo sa kompong. Pwede na nating simulan ang gulay. So yung ginagawa ko, hinihiwa ko muna bago ko hinuhugasan. Para hindi pa ulit-ulit. Thank you guys nga pala sa mga nag-comment sa ating last video. Maraming salamat sa mga nagturo sa akin kung paano ang tamang gagawin. Binabasa ko yung mga comments nyo at salamat dahil ako ay natututo. At sa susunod ay I will try that. So yung mga corrections nyo are welcome because we're all learning here. Just make sure na pag nag-comment kayo ay mabait-baitan nyo naman yung comment nyo. Huwag naman kayo masyadong galit. Kung ano man. May nag-comment kasi na dapat daw pala ibababad muna sa suka or yung iba, ito yung binataang tilapia to ah. Ibababad sa suka or kaya sabi ng iba, masarap din daw if a-fry muna yung fish. Actually, inisip namin kung ipa-fry ba namin. Pero sabi namin para hindi na rin masyadong trabaho. At saka, ayaw ko kasing nagpiprito ng isda sa Chulang. Kaya, diniretso na namin. Tsaka, kukunti yung hugasin, di ba? Hindi ka pa ulit-ulit maghugas. Also guys, nung hindi ako masyado nagva-vlog, ba? Hindi masyado nagva-vlog, you mean 1 year ago? Di rin kami masyado nagluluto. Either nakikikain sa parents or delata, which is bad, I know. Kaya nga, ngayon, luto-luto na rin talaga. Tsaka well, nung pandemic, di ba nag-vlog ako actively at nagluluto ng pandemic. Parang nung pandemic kasi forced kami to really cook. Kasi nagpapadeliver lang kami. Naalala nyo yun, nagpapadeliver tayo ng gulay. Di ba nagpapadeliver lang ng gulay? So, madali ang mga galawan. Mali pala, hinugasan ko na kasi mas paulit-ulit pala kung hindi ko pa hugasan, tapos hugasan ko, tapos makalat. Anyway, going back. Nung pandemic na kasi, di ba, nagpapadeliver kami ng gulay. So, parang forced kami to cook talaga. Eh, ngayon parang bili na lang ng ganito, bili ng ganyan. Parang masyado maraming available sa buhay natin. So, kaya rin kami hindi na naman nagluluto. Pero, we're back to cooking. So, if meron kayong ulam ideas, OMG, if meron kayong mga ulam ideas gustong ipaluto sa akin, wow, kala nyo naman, matitikman nyo. Comment down below and we will try to cook that. But again guys, make sure na baitan yung comment nyo ah. I mean, we all need a little kindness in this world. At saka alam nyo guys, pag yung mga thoughts nyo or mga ideas nyo, mga opinion nyo, pinepresent nyo siya in a kind manner, mas madali rin i-receive ng tao. Like ako automatically pag merong nag-comment na parang kino-correct ako sa parang judgmental, parang ganun. Automatically, nagsha-shutdown yung utak ko dun sa comment na yun. Parang, ay, basher, ganun agad. Pero, kapag maganda yung pagkaka-frame nyo nung comment nyo, o nung opinion nyo, nung suggestion nyo, mas nagiging open rin ako na basahin, mas nagiging open ako na tanggapin yung criticism, kasi nga parang, this person is helping me, kaya siya nagko-comment na ganyan. So, do everything in love and do everything in kindness. Because wala namang mawawala sa atin kung magiging kind tayo sa isa't isa. And
mas magiging maganda rin yung flow ng conversation between two people. Kumukulo na yung isang palok at tayo ay dudurug-durugin lang natin siya para mas lumasa. Okay, may suggestion po yung asawa ko. Yung mga magko-comment ng gusto nyong lutuin ko, paki-comment na rin yung instructions. Yung instructions, yung ingredients na kailangan para itatry ko yung recipe nyo sa bahay nyo. Share-share tayo ng recipe, ganun. Itong white onion na to, ang tagal-tagal na nito sa ref namin. So, malalaman natin kung pwede pa siya. Surprise, surprise! Parang ayaw na mahiwa. Parang kaya pa naman. Meron pa pala nagsabi, kailangan daw pala yung sibuyas ay ibabad sa maligamgam na tubig para hindi humapde, para hindi mahapdi sa mata. But, I guess, too late for me to try. Sorry po, nakalimutan ko ang inyong suggestion. Okay. Parang may tumutubo ng dahon sa loob. Gabi, kailangan ay dry hands. Pero basa na yung kamay ko, pero okay lang. Para daw hindi makate. Saka huwag mo na hugasan. Yun ang pagkakaalam ko. Like, mamaya mo na siya huhugasan. Bye! Where are you going? Bili ang kanin, parang nagutom na ako. Look, kaka-breakfast lang. Parang sarap po siya. Sobrang blessing, guys. Kasi, hala, ang dulas, hindi ko magawa. Sobrang blessing kasi sa kanto namin, meron nagtayo ng parang mini palengke. Hindi naman siya literal na mini palengke. Pero like yung mga bagay na usual kailangan or yung mga usual lang na gulay, mga talong-talong, mga kamote, saging, mga prutas, ganyan. Tapos meron din silang bigas. Meron na sa may kanto namin. So, sobrang blessing. Kasi yung mga nakakalimutang bilihin, ganyan. Andali na lang. Although, malapit lang din naman yung palengke sa amin. Pero, syempre, iba naman yung sa kanto lang, di ba? What a blessing. Also, guys, pag sinigang sa Gabi, naglalagay ba kayo ng, talong? Kasi, di ba, hindi? Anyway, bumili si Kevin ng talong kasi gusto niya daw ng talong. Pero parang, comment down below. Ang sinigang ba na Gabi, sinigang na baboy sa Gabi ay ilalagyan ng talong o hindi? Kasi from what I know, hindi. I mean, yung kinalakihan kong sinigang. Laking bagay ng tiller, no? Ang hirap kaya magbalot. Isa pa, ang hirap mag-isip ng ulam, no? Ang hirap mag-isip kung iluluto mo or kakainin mo for the week. Kaya rin kami tumigil sa pagluluto-luto eh. Kasi pagka-delata, parang ang bilis lang. Yan, ayun, okay na. Guys, look what I bought! Rice and melon. Wow. Gagawa ako ng melon juice. Wow. Wala tayong pang scream. Wow. Hanap pa. Bumili ka? Or huwag lang ka? Alam mo ah. Taray. Naisip ko pala. Hindi ko alam ka sa labi. Nagawa ko na. Nagawa ko na. So guys, here we go! Gumagawa tayo ng palamig ngayon. Saktong-sakto to sa mainit na araw. So unang step na ginawa natin ay ito, i-drain natin lahat ng sabaw dito sa mga buto niya ng melon. Kasi malasa yan. Teka, tataas ko naman. Nandito na tayo sa proseso nating
siniscrape off ang melon. So, let's do this. Sa palamig, palamig. Makain ka ba nito, babe? Of course. Siete. Sa labas? Siete pala to sa labas. Mahal din ah. Bata ako. Ngayon, ano na ano. Mas mahal na siguro. Slowly but surely. Whoop. Ito, ilalagay natin ulit dito. Tapos, maglalagay tayo ng asukal at tubig dito. Ahaluin, lalagay dito. Tapos, ilalagay natin dyan. Dito ko lalagay yung tubig para at least mas ma... ano pa natin, mas masulit pa natin yung mga buto-buto. Taste test. Sile. So yummy, ba't nabitin ako sa asin? At ang daming langgam. May langgam na naman, oh, ang laki. Saan galing? Nabitin ako sa asin. Na talaga? Sarap siya. Masarap. Kulang nga sa asin, pero masarap. Malinis. Okay na, sadya na yan. Hindi, pero promise naman. Totoo. Achieve natin ang lapot. So, what is your sawsawan? Yung sinigang. Sinigang na baboy sa gabi. Patis with sile. Over here. Or toyo and bawang. Guys, alam ko sabang unusual ng toyo and bawang. Pero itry nyo yung toyo and bawang sa sinigang. Ay, so good. Huhusgahan din natin yung melon niya. Kaya nang comment ah. Sarap. Ano hindi totoo? Sarap. Ay, sarap ang bawang. Ang toyo. Tapos yung gabi, dudurugin nyo. Tapos lalagyan nyo ng toyo and bawang. Okay, so we are going out. We're going to SM here at SM. Grocery kami. Fit check. Fit check ito naman lagi mga sinusuot ko. Anyway, let's go. Papagupit muna si Kevin. Sabi niya kanina, ako naman pumili ng gupit niya. Pero hindi ako umoo. Pero just now, nag-screenshot na lang din ako ng mga gupit-gupit. Yan. Di ko alam kung kaya niya yan kasi parang medyo kalbo yun dito. Anyway, let's go. Kaya po ba ito sa buhok niya? Zero lang yun. Zero? Ito ba yun? So, ikaw mag-decide ng haircut ko? Wow. Kaya mo ba mag-zero? Oo, sige. Surprise ah. Mamulat ako. May nakaready ka ba? Wala. Usual lang. Paano? Kakaiba. Mullets. Mullet? Oo. Pero basta si Kuya Ronnie magbubupit ako yan. Paano makakapa? Siro. Parang medyo mahirap pala ito. No? Yung feeling. Diyan ka. Pronto. Other side. You like your hair? You like your hair? Balbas na lang ang kulang. Jawline. Yon.
guys. Today is a slow day. Usually, Tuesday is chores day. Tuesday pala today. Usually, Tuesday is chores day. Pero, sorry ang ingay sa labas. Wala tayong magagawa. Nagpalit nga kami ng mga ginagawa ni Kevin. So, nag-chores na kami kahapon. Naglaba, ganyan. Nagluto na. So, today, medyo mas chillax na lang ako. Tiklop-tiklop. Actually, natapos ko na tiklopin yung mga nilabahan kahapon. Kasi nga, ang hirap eh. Parang ang hirap maupo. Ang hirap maupo na ang kalat ng paligid mo. So, inano ko na. Inuna ko na muna yun. Tsaka na ako nag-prepare nitong aking breakfast. And, tsaka ako mag-de-devo. Parang hindi ko pala kain dalawang bread. Takaw matayern. Basan tayo. Lunch time na guys. Siyempre, ang dami nating nilutong sinigang kahapon. Yun pa rin ang aking ulam. Uiinitin ko lang yung sinigang at dadagdagan ko lang ng sinigang mix. Kasi wala na akong sampalok. Anyway, kanina, after ko mag-devo, nagsulat-sulat lang ako ng mga bagay. Parang na-miss ko lang magsulat sa notebook. So, naghanap lang ako ng random notebook. Sa iPad kasi ako nagno-notes, diba? So, naghanap ako ng notebook sa taas. Tapos, gumawa ako ng parang sarili kong calendar. Sulat ko lang yung mga ginagawa ko sa buhay, ganyan. Daily things na pinupuntahan, ginagawa. If wala ka naman talagang like regular job na Monday to Friday schedule, minsan ang hirap mag-keep track sa anong ginawa ko this week, anong nangyari, saan ako nagpunta. So what I do is, sinusulat ko siya. Kahit yung mga, let's say, nakipag-meet ako sa friends ko, nag-badminton, nag-ganyan, nag-jogging, lahat yun sinusulat ko para ma-keep track ko lang anong mga ginagawa ko sa buhay ko. I feel like it's good to write those things kasi ako personally, gusto kong binabalikan asan ako, anong ginawa ko nung ganitong araw. Tapos minsan, pagka dumaan na yung buwan, pagka hindi ko nasusulat ha, pag dumaan na yung month, parang feeling ko, ha? Ano nangyari? Anong ginawa ko ng buong month na to? So at least, pag nakasulat, napabalikan ko yung mga ginawa ko. It makes me feel na, ah, okay. Okay naman pala, dami ko rin ginawa, dami rin nangyari ng past week or something. And in return, it makes you grateful kasi parang, uy, ito yung mga nangyari this month. Grabe, I survived it. Sheesh! Ang sarap talaga ng ulam kapag inidit na ulit, no? Ang sarap ng lasa ng sinigang or baka kasi malasa rin talaga yung sinigang mix. Tara! Kain tayo, guys. So, ang peg ko for today's lunch ay kahapon. At para hindi na tayo mag-aksayan ng mga hugasin, linagay ko na lahat dito sa plato ko. Sabaw, gulay, laman, kanin, lahat. Halo-halo na. Sino sa inyo sanay kumain ng tira? Yung mga ininit na pagkain. Si Kevin, hindi siya masyadong fan ng ganun. Ako, okay lang. Kahit pa ulit-ulit. Well, actually, kaya ni Kevin pag the next day. Pero pag yung same day, yun yung uulamin mo. Kailangan mo kang additional na ulam. Kahit egg lang or whatever, ganyan. Pero hindi niya kaya na twice in a row. Sarap ang anghang na ng sinigang. Kasi nadurog na yung sili. Ganto-ganto lang sa bahay, guys. Nagsulat-sulat muna ako and nag-journal kanina ng umaga kasi pamparelax lang. Parang feeling ko kahit walang kwenta yung sinusulat ko. Basta lang the act of writing, parang it helps calm myself. Tapos sinulat ko lang yung mga text messages or ibang text messages na na-receive ko for my birthday. Yung mga messages na parang inspiring, encouraging. Sinulat ko siya kasi I want to remind myself na this is how people view you. Yung importanteng mga tao sa buhay mo. This is how they view you. This is how special you are to them. And parang it's a good reminder rin for myself ng
purpose ko in God. Pag may times na merong self-doubt or parang feeling ko sobrang down ako, pag nabalikan ko yung mga messages na yun, then it makes me, or it reminds me of how God sees me through those greetings or letters from those other people. Actually, dapat January ko pa yung gagawin. Start ng year, tapos nag-birthday ako, diba? But, parang for some reason, ang dami nangyayari noong January. So, ngayon lang talaga ako nakaupo at nakapagsulat-sulat ng mga bagay-bagay. But later after this, ligpit lang ako, pinagkainan ko and everything, tapos mag-work na. Mag-e-edit ako ng vlogs and isip-isip ng mga content. So, if mayroon kayong suggestions, let me know. Para mabawasan yung iniisip ko. Hirap mag-isip ng content, guys. Narealize ko ngayon, mga content creator na nagpa-full-time, tapos nagkukwit ng job nila. Narealize ko, ang hirap pala kasi talaga. Like, if seryosohin mo yung content creation and it's going, if, and you want it to be your full-time job, ano talaga siya eh, it takes time talaga. Para mag-isip ng content, mag-edit, and ang hirap kung ang dami mong iniisip or ginagawa pang ibang bagay aside from it. So I guess yung mga taong nag-quit ng jobs nila ay gusto talaga mag-focus and karirin yung content creation. Hello everybody! Gabi na at nakaligo na rin ako. Well, natapos ko yung isang vlog at nag-edit ako currently ng vlog na ito, kung saan kasama to. Tinatry ko lang i-edit na yung first part, pero parang tinamad ako. So, bukas na lang. Kasi wala rin naman akong nakaschedule na gagawin bukas. Anyway, ang hirap talaga, ang hirap pala ng mga cooking vlogs, no? Tingnan niyo yung clips ko. Nagluto lang ako dyan ng sinigang. Pero 40 minutes na. Sheesh, so long. Hi guys, good morning! Good morning guys. Oh, ay, umikot na siya. Sabi ko kahapon wala tayong lakad, pero nag-decide kami mag-APE na lang today. Well, dapat di na ako sasama sa APE, pero sayang naman, di ba? Kailangan natin ipa-check ang ating health at ang ating mga katawan to make sure we are okay. So, punta lang kami ngayon sa High Precision. Grabe, sobrang traffic pati doon, no? Para mag-APE at mag-errands kami na rin after that. Guys, pwede nyo bang i-comment down below kung anong magandang abubot sa kotse na pwedeng makahawak ng camera? Alam mo yun, yung parang naka-design dito. Patungan. Hindi naman design, pero yeah. Para lang hindi dumudulas. Para hindi rin kayo nakaganan pag nananood or nahihirapan. Right. Ngayon na lang ulit kami magre-ramen natin. Ang weird. Parang ang tagal na lang last. Huh? Oo. Oh. So long ago. Last year. Hindi rin na ipudo tayo last year. So tingnan natin kung masarap pa rin ba. Service po. Kanina pa ako mga 4 a.m. gising. Pero, tapos tinry ko ulit matulog pero hindi na ako makabalik sa tulog ko. Ang aga ko kasi nakatulog kagabi. Bumubulong ako kasi tulog pa si Kevin. At si Kevin medyo mabilis siya magising. Nasa taas naman siya pero feeling ko pag narinig niyang parang may nagsasalita, malalaman niyang nandito na ako sa baba. Anyway, aga ako nagising, mga 4 a.m. Tinry ko pang bumalik sa tulog, pero hindi na talaga. So, nag-decide na akong bumaba. At mag-detivo na lang muna ako. Para maaga pa, ganun. Ibang setting, ganyan. So, kiinit lang ako ng tubig. And baka lalabas ko yung hot tub. Parang feel ko mag-
hotdog and eggs ng breakfast today. Sana may hotdog talaga kami. Kasi hindi ko maalala kung nakabili kami. So, ito na nga. Bumaba na ako kasi sabi ko, ito defrost ko na yung hotdog. Dahil nga, gusto ko mag-hotdog. Hindi nakasarado yung freezer namin. So, malambot na yung hotdog. At maglilinis muna ako ng freezer kasi tubig-tubig. Okay. Yun muna ang gagawin ko. Hi guys, papunta kami ngayon sa Mandaluyong. Meron kaming small group / bridal shower or wedding shower. Supposedly small group pero di nila alam. Gagawin namin siyang joint para ma-celebrate ang kanilang upcoming wedding. That's all, napaka-traffic. Na-late kami ng alis ng bahay kasi mahinintay pa kami ng delivery. So ngayon, ipit na ipit po tayo sa traffic. Anyway, we are 53 minutes away. Napakalayo pa. Okay, bye.